Magandang araw mga kaibigan. Welcome kayong lahat sa channel kung saan marami kayong matututuhan. Kaya subscribe lamang po para sa mas marami pang videos ay hinaharap. Kasama niyo ako, Jericus Digamos, at ngayon ay sama-sama nating alamin ang kasaysayan sa likod ng North Atlantic Treaty Organization o NATO at kung para saan ito. Hatid sa inyo ng ating matuto sa 2 minuto feature. Umpisahan natin. Ang NATO ay isang alyansang militar sa pagitan ng Estados Unidos, Canada at iba pang mga bansa sa Europa na nabuo sa pamamagitan ng North Atlantic Treaty na pinirmahan sa Washington. Naitatag ito noong April 4, 1949, ilang taon makalipas ang 2 digmaang pandaigdig. Noong mga panahong iyon, palaki ng palaki ang nagiging kontrolado ng Unyong Soviet sa gitna at silangang bahagi ng Europa. Nililimitahan na rin nila ang pakikipag-ugnayan ng kanilang sakop sa mga hindi komunistang bansa. Gumugulo na rin ang ugnayan ng Estados Unidos at Unyong Soviet dahil sa mga di pagkakasundo sa gusto nilang mangyari sa bansang Germany na namaglaon ay nahati rin sa West na isang demokratiko at East na isa namang komunista. Mula sa mga pangyayaring ito, naging layunin ng NATO na magkaroon ng kooperasyon, kapayapaan at panatilihin ang kalayaan sa Europa. At ganun din, para depensahan at pigilan ang Unyong Soviet sakaling lumusob ito o magpalawak pa nga patungo sa mga bansa sa kanluran. Noong 1955, naging miyembro ng NATO ang West Germany. Itinuring ito ng Unyong Soviet na malaking banta sa kanilang interes kaya nagtatag din ito ng alyansa na tinatawag na Warsaw Pact o Warsaw Treaty Organization bilang pantapat sa NATO. Binabanggit ng Article 5 ng North Atlantic Treaty ang tungkol sa ideya ng collective defense. Nangangahulugan ito na ang pag-atake sa isa o higit pang miyembro ng NATO ay dapat ituring na pag-atake sa lahat ng miyembro. Dahil dito, dapat na may kapasidad at handa ang bawat isa na sumuporta sa pagpapanatili ng seguridad sa North Atlantic area. Sa ngayon, isang beses pa lang na isakatuparan ng NATO ang Article 5. Ito ay nang tumulong sila sa Estados Unidos nang atakihin ito ng mga terorista noong 9/11. Umabot na rin sa 30 mga bansa ang kasalukuyang miyembro ng NATO.